Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigre naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muling sigaw nito. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito! Pagmamakaawa niya. Naawa ang lalaki sa tigre. Subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan. Subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad! Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala! Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita nung tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pasasalamat pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako, hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin muna natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng punong pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha nyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo kami. Ginagamit nyo kami sa pagtatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob! Huwag ka nang magdalawang isip, tigre! Sige, pawiin mo ang iyong gutom! Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipiniliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre.
Tingnan mo, mula nang kami ay may silang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo kong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan! Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya tumanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumibelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang, dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre, sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah! Walang kwenta! Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap! Parang awa mo na! Pagsusumamo ng lalaki. O sige! Pero huli na ito! Gutom na ako! Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang iyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay. At ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay. At dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. At dyan nagtatapos ang pabulang Ang Hatol ng Kuneho.